Nagluluksa pa rin pero unti-unti raw nag-move forward si Katrina Halili 1 month after ng pagpanaw ng non-showbiz boyfriend. Malaking tulong daw ang kanyang pamilya at kabi-kabilang trabaho. Makichika kay Katatibayan. Mahirap. Busy na lang sa work. Ganun. Mahirap eh. Ganun talaga. Kahit nasa road to healing na, more than a month matapos pumanaw ang kanyang partner na si dating Vice Mayor Jeremy Guiab dahil sa heart attack, may mga pagkakataon pa rin daw na naiiyak si Katrina Halili. Araw-araw. Oh, araw. Bigla na lang siya tulog. Ganun. Pero buti na lang, busy ako. Tapos yung family ko nandyan. Support me. May work naman ako. May mga kaibigan ako. Medyo nalilibang-libang pero hindi naman mawawala. Iiyak pa talaga. Pinangahawakan niya na lang daw ang masayang alaalang iniwan sa kanya ni Jeremy. Ko siya and si Katie. Kaya mahirap. Kasi parang three years kami halos magkasama kami palagi. Hindi kami naghihiwalay. Tapos sobrang okay yung relationship namin eh. Para kami magkaibigan din, ganyan, best friends, ganyan. Meron din tumutulong sa akin ni Katie. Sinasaway din niya yung mga ugali kong hindi maganda, ganyan. Happy ako. Basta parang may best friend, ganun. So, ang hirap nung nawala. Humuhugot din daw siya na lakas sa anak na si Katie. Kung wala siguro Katie, baka nagangawa lang ako. Kailangan magpaka-strong din ako. Pwede ba, Katie, pag sinabi ni mama na namimiss ko si Tito Jeremy, sabi ko, pwede mo ba i-hug ako? Tapos hindi ba nandito lang ako? Ay, nandito lang ako, mama. Ginawa niya. Tapos dinugtungan pa niya. Sabi niya, nandito lang ako, mama, forever. I love you. Gumanon pa siya. Ay, sila na naman ako naiyak na touch naman ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Malaking tulong din daw sa recovery ni Katrina ang pagkakaroon ng sunod-sunod na trabaho. Kabilang upcoming episode ng Magpakailanman, kasama sina Mike Tan at Pancho Magno. Kwento to ng dalawang individual na dumanas ng trauma at discrimination sa relasyon nila, kaya nabalot ng masasakit na yung nakaraan nila, yung past nila. So, kaya yun, parang natakot na sila na magmahal ulit. Bibigyan ba nila ulit yung sarili nila ng second chance? Kabilang din si Katrina sa upcoming series na Mommy Dearest at kasalukuyan pang napapanood sa Black Rider. Masasurprise kasi hindi nyo pa napapanood yung mga may twist pa na mangyayari sa karakter ni Romana. As of now, kinulong na siya ng Golden Scorpion eh. Kinulong na siya. So, abangan kung anong mangyayari kung magiging magkalaban ba sila ni Black Rider o magiging magkakampi sila. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.